If there's another thing na kailangan mong i-consider na pwede mong gawin once you're in El Nido, Palawan, aside dun sa mga island tours, that is to climb Taraw Cliff. Ngayon pa lang, I wanted to give you a disclaimer na mahirap pakitin yung cliff and if hindi ka careful, you'll be facing serious injuries. We started our climb early kasi we wanted to try catching the sunrise at the top of the cliff. So umalis kami ng 5:45 AM. And at that time, I was dumb because I'm emotionally wrecked. So hindi ako nag-google, hindi ako nag-search. Nasa isip ko lang, aakitin ko tong cliff na to. Before mag-start yung trail, dadaan muna kayo sa mga eskinita sa mga bahay-bahay. So maliit na parang village lang yun. Tapos dadaan kayo sa eskinita doon. Then, nung nakita na namin yung mataas na hagdan, sinabi sa amin nung guide, yun na yung start ng trail. And nung nakita ko yun, sa isip-isip ko, pucha, easy lang to. Then we climbed the stairs. And pagdating namin sa taas, holy f***. Dadaan ka sa mga limestones na malaki yung gap. So, hindi siya yung dire-diretsong daan lang, ha. So, limestone gap. And yung the only thing na tutulong sa'yo doon is meron kang rope sa tabi. And yung rope na yun, it's not sturdy. And nag-wiggle-wiggle siya pagka hinawakan mo. So, it was a tough start para sa amin. So, after nun, napaisip na ako. Mahirap na to, ha. Siguro ito na yung standard difficulty ng buong trail. Parang wala nang masihirap pa dito. And sumunod na lang kami dun sa guide. And nung inakita ng guide yung next part ng trail, napaka-effortless. Parang, para lang siya umakit ng hagdan na simple lang. Then, nung umakyat, I need to use my arm para lang mabalance ko yung sarili ko going up dun sa next part ng trail. Then, as we go higher, the trail gets tougher. And nung umakit na kami, may nakikita na kami ibang mga climbers. Yung iba, nagpapahinga. Yung iba, ayaw nang tapusin, parang bumababa na sila. And kami nung kapatid ko, sa isip-isip namin, wala, dito na tayo eh. Wala nang atrasan to. Then comes the real steep climb. Like literally 90 degrees. So vertical mo siyang aakitin. So yung mahirap para sa akin dun is yung hand and foot coordination mo. Kasi pag inaakit mo yun, kailangan mong siyempre yung isa ko, right? Left hand, igagrip mo yan. Then yung right hand, igagrip mo yan. Then next, yung left foot, then yung right foot. So parang, alam mo yun, kailangan maganda yung hand and foot coordination mo. And me being 5'6.5", parang ako nga parang it's already tough para sa akin. Kasi may mga parang steps doon na parang mataas na para sa akin na parang sobrang stretch na yung limbs ko. And iniisip ko, paano pa kayo yung mga babae na 5' lang talaga? Parang, wow, galing. Paano nila nagagawa yun? So bali, it took us 30 minutes to go up. And nasa top na kami, nagstay kami doon for 15 minutes and in-enjoy namin yung view. Because that was the best view ng El Nido, Palawan. For me, going down was harder kasi nanginginig na yung legs ko pagbaba namin. So alam mo yung parang anytime pwede nang bumigay yung legs ko kasi nagsishake-shake na siya. So yun, it also took us 30 minutes to go down and buti na lang we are able to come down safe and sound. I guess yung biggest takeaway ko from this trip was not the view at the top, but yung grit, yung perseverance, yung toughness that it took me to climb that cliff. Siguro yun yung biggest lesson na makukuha ko dun sa experience na yun. Kasi hindi naman ako yung adventure junkie na laging nagtatry ng mga bagong things. And sa akin, parang alam mo, this experience was parang a change of scenery na parang break yung comfort zone ko na to do challenging things. And parang doon mo maiisip na the only way you learn how to parang learn to solve or to learn how to parang do tough or challenging things is by doing challenging things, eh. So, alam mo yun, parang there's no shortcut, parang yun, just do tough, do challenging things in your life and you'll be parang better pagka ginawa mo yun. And yeah, I guess, yun.
yun yung biggest lesson na I'll parang take away from that experience. Okay, that's it for this video. Hope you like it. Give it a thumbs up if nagustuhan mo yung video. And subscribe to this channel if gusto mo yung mga content na nialabas ko. And yun, parang may babaguhin ako in my upload days. So I'll probably be uploading 2 videos na per week. So yung una, yung first video would be probably posted on Wednesdays or Thursdays, depending kung ano araw ko siya matatapos. But yung type of that content would be probably yung entertaining one, so kagaya nito. And yung weekend videos ko would be the educational one, yung mga more informative ones, so Saturday and Sunday, depending on kung anong araw ako matatapos mag-edit and ma-upload ko. So ayun, that's just it. Alright, peace, bye!